Gulo sa Ukraine. Digma ang pinasimulan ng Russia. Inaakala ni Vladimir Putin na matatapos lamang ng ilang araw at matalo ng kanyang hukbo ang Ukraine. Subalit pumalag ito at naninindigan na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Sa pangunguna ng matapang at mapagmahal sa bayan na si Volodymyr Zelensky. Pebrero 24 ng madaling araw, isinanggawa ng hukbong Russia ang full-scale invasion. Subalit tinawag ito ni Vladimir Putin na special military operation. Ayon sa ulat, sa unang araw pa lamang ng sagupaan ay 400 na sa mga tropa ni Putin ang nalagas at 137 naman sa panig ng Ukraine, kabilang ang mga sibilyan sa mga nasawi. Makalipas ang mahigit 2 linggong bakbakan ay maraming buhay na ang nawala mula sa magkabilang panig. Sa 19 na araw ay patuloy na nakikipaglaban ang mga Ukrainian para sa kanilang kalayaan. Maraming lokal ang nagboluntaryo para sa territorial defense at sumailalim sa agarang pagsasanay. Nabuo din ang tinatawag na International Legion of Foreign Fighters, ngunit marami sa hanay na ito ang nasawi. Agad na nanawagan si Zelensky sa mga mandirigma sa ang panig ng mundo para tumulong sa kanilang pakikidigma laban sa Kremlin. Libo-libo ang tumugon sa panawagan ni Zelensky, isa na dito si Wali, kasama ang kanyang 3 kasamahan noon sa militar at grupo ng mga mandirigmang Briton at agad na tumungo sa Ukraine. Si Wali ay isang dating Canadian sniper, ang pinakamahusay at may record na nakapatay ng kalaban na may pinakamalayong target na 3.5 kilometers at tinaguri ang deadliest sniper in the world. Ang isang normal na sniper ay may average rate lamang na 7 to 8 kills a day. Subalit ibahin ninyo itong si Wali. Siya ay may record na 40 kills a day. Ang 40 taong gulang na sniper ay nagtatrabaho bilang computer programmer nang sumiklab ang digmaan. Iniwan niya ang kanyang trabaho at pamilya para sumali sa International Legion of Territorial Defense ng Ukraine. Ang tunay ng pangalan na sniper ay nanatiling lihim at siya ay kinilala bilang Wali, isang salitang Arabo na ang ibig sabihin ay protector o guardian. Umalis si Wali patungong Ukraine na may dalang ilang kagamitang panlaban, backpack, gas mask, ghillie suit, isang camouflage suit na karaniwang ginagamit ng mga sniper, binocular at combat jacket mula sa Afghanistan. Nakipaglaban din siya sa Afghanistan taong 2009 hanggang 2011 at naglakbay din patungong Iraq at voluntaryong sumapi sa Kurdish military forces laban sa mga ISIS sa Iraq. Kamakailan lamang naging viral sa social media ang balitang nasawi si Wali 20 minutes pagkatapos niyang dumating sa Mariupol kung saan tinamaan ng missile ang kanilang pinagtatago ang underground base kasama ang iba pang mga dayuhang mandirigma kung saan pansamantala sana sila titigil bago i-deploy sa labanan. Naulat din na marami sa kanilang hanay ang nalagas, subalit agad naman itong pinabulaanan ng Ukraine at binalik sa kanila ang bintang bilang black propaganda o diversionary tactics ng kalaban. Katunayan ayon sa Ukraine media, si Wali ay nakapatay ng 8 sundalo ng Kremlin at patuloy itong nakikidigma. Narito ang sinabi ni Wali sa isang interview bago siya sumapi sa hanay ng Ukrainian forces. Sinabi niya na hindi siya maaaring umupo lamang at panoorin ang isang buong pagsasalakay na nagbubuka sa harap ng kanyang mga mata. Sabi pa niya, "Kapag nagkikita ko ang mga larawan ng pagkawasak sa Ukraine, ang aking anak na lalaki ang nagkikita ko. Nasa panganib at naghihirap. Sa palagay ko ay hindi karapat-dapat ang mga Ukrainian sa mga nangyayari. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong nangangalap ng ebidensya at mga ulat mula sa mga legit na reporters kung talagang ang nasawi sa bakbakan si Wali at talagang ang namamaalam na o nawala na sa limelight ang deadliest sniper in the world.
Nagpahayag din ang mensahe si Zelensky para sa Kremlin. Narito ang kanyang sinabi. "We are ready for peace talks. The only chance for Russia to minimize the damage done with their own mistakes. Negotiation status, the statements of the Russian sides are only their requesting positions. All statements are intended inter alia to provoke tension in the media. Our position are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops, and strong security guarantees with concrete formulas."